You know, kamusta mga tol? So, ngayong araw na to mga tol, no? Doppelganger naman yung aayusin natin, no? So ito na yung part 3 niya, re-restore dito sa Doppelganger 204 Bel Air. Mga tol, ito na yung frame ko. Ayan, natanggal na natin yung pintura, di ba? Ito nga yung makikita nyo, no? Ito yung last na episode ng ginawa ko ito. Ayan, nakikita nyo dyan, di ba? So mga tol, ito na mangyayari ngayon. And di ba, ang sabi ko dun sa second part ng video na to, papipinturahan ko siya ng kulay black. Pero napag-decide namin dalawa ng aking anak na hindi ko na lang siya pipinturahan ng black, and gagawin ko na lang siyang ipapalish ko na lang siya. Ayun naman, madaling salita mga utol, ipapalish na lang siya. Papakikintabin ko na lang to mga utol, no? So ang kailangan ko lang ngayon, ito, kailangan ko lang siyang ng 220 na liha. Bakit 220? Kasi pagka 100 ang ginamit ko, pagka kinaskas ko na siya rito, magkakaroon siya ng mark, malalim masyado yun at mahihirapan na akong habulin. Ayan, ito yung, ayun yung reason mga utol kung bakit 220 lang gamit ko. Then after ng 220, gagamit ako ng 1,500, then yung 2,000 na. Pinakahuli yung 2,000 mga utol. Ayan. So ayun na mga utol, medyo makintab naman na. Ayan, no? Nung natanggal ko yung pintura niya, medyo kumintab na rin naman. Pero pagka niliha ko pa lalo yan, medyo kikintab pa lalo. Ayan. Tapos gagamit lang tayo ng metal polish. May WD-40 mga utol. Ito kasi tutulong sa atin na para lalong mapadali ang pagkintab nito mga utol. So update nga rin pala mga utol, ito yung parts na gagamitin ko. Yan. Gagamit ulit ako ng ano, ng handlebar na ganyan, cruiser type, kasi naman talaga ang Bel Air 204, no, nakaganyan manobela talaga. Tapos itong crank niya, hindi pa dumarating kasi yung Light Pro ko, yan. And gagamitin muna siya kasi gustong-gusto nang gamitin ng anak ko. Hindi niya ma-drive kasi itong birdie na to dahil nga yung handlebar ganun. And baka nga pala ibenta ko siya mga utol, ano, kaya binalik ko siya sa 18 inches. Pero depende pa rin. Ayoko pa rin magsalita nang tapos, baka balik ko siya nang 20 inches o i-stay ko na lang siya ng 18 inches pag binenta ko, kasi medyo lugi naman ako kung bibenta ko lang siya ng mura then naka 20 inches siya, you know. Ayun. So ayun lang magiging update natin ngayon mga tol about dito sa Doppelganger ko. Tara, samahan niyo ako sa mundo ng mga bisikleta. So katulad nga na sinabi ko sa inyo, ito pala ang magiging parts ng folding bike na Doppelganger ko, ano. Ito yung ano niya, yung fork niya, natanggalan ko rin ng pintura, tapos yung headset na bago. Yung bibing, yung pa rin ang gagamitin ko mga utol, ah. Kasi nga, di pa rin ako nakapagpalit ng crank, diba? Tapos ito, SRAM na shifter to, throttle shifter, yan. 3x8 to eh, kaya sayang naman hindi ko magagamit. Stock yan ng birdie ko, yan. 8-speed yan mga utol, tapos glitch pedal. Yan, kasi sayang naman, meron naman din akong pedal eh. Mas mag-aano to kasi sa stock na pedal niya. So gagamit daw niyan. So wala magiging problema yan ako dyan, no? Kasi baliktaran niya. Isang pang flat, isang pang clutch. Tapos yung grip na stock din ng SRAM. Tapos yung bagong RD niya. Tapos yung V-brake niya na Avid. Yan. Tapos ito bago yan mga tol. Bago yung chain na yan. Tapos mga tol, ito nga yung sinasabi ko, 20 inches wheelset. Nakasagbit M120 yan. Tapos Kojak na gulong. So baka ilalagay ko siya na lang dito sa may Doppelganger ko. Ayan pala yung ano, likod na frame ng Doppelganger ko. So mga tol, mag-start na tayo, no? Lilihain na natin to. Papakintabin na lang natin, no? Kasi hindi ako matatakot magkasigasan pa or gano'n. Kasi siyempre bata lang din naman yung magdadrive na ito. And iiwasan kasi natin yung, alam mo yun, yung kung saan ipinapark, diba? Tapos babalandra lang saan saan. So okay na lang din to. And nagustuhan nyo naman din kasi dito sa lugar namin meron nakaganito, pero I think Atomic ata yung tinanggalan nila na pintura. So ayan mga tol, tara, iskisin na natin siya. So unang gagamitin natin is yung 220 na liha. So ito na mga tol, ito yung 220 na liha na sandpaper, diba? Kukuha lang tayo ng konti bagya ganyan. Tapos, tabin na muna natin itong mga ibang liha para medyo maluwag-luwag dito. Then, after nito, yung WD-40, gaganon mo lang siya. Ayan. Baga, parang ito yung magiging, ano niya, mga utol.
parang pinakatubig niya o solution niya para sa pagpapakintab. So ito yung 220 mga kotod. I-fold mo lang siya ng ganun, then i-apply mo siya i-fold. Diba? Ganyan lang mga utol. Nga lang kasi mga utol, pag nagganito ka kasi, yun nga lang, tatagain mo kasi talaga, ano, kailangan na mahabang pasensya kasi na napakatagal na itong gawin, pero after naman gawin na ito, makikita nyo naman din yung resulta, diba, napakaganda talaga at kapag-tab. So mga utol, bago ko nga pala makalimutan, no, kaya ganito ang paggawa ko kasi wala naman din akong machine na pang-bop talaga, and manual lang gagamitin ko, gagamit lang talaga ako ng kamay at napakahabang pasensya, yun. Pero kung may machine ako para sa ganito, napakadali lang talaga nito gawin mga utol. Baka within one day lang o two days lang tapos nyo lang gawin. Since kamay-kamay lang, eh medyo talagang matagal gagawin siya mga utol. Medyo matagal lang talaga, no, kapag nga na sinasabi ko sa inyo. Basta kiss-kiss ka lang ng kiss-kiss. Yan. Makita nyo naman mga utol yan, medyo makintab. Pinunasan na natin ang basahan yan. Medyo may konting kintab na, di ba? Kita nyo naman. Pero hindi pa siya yung glass talaga. Pag nalagyan ko na siya ng metal body. At padampian na siya ng 2,000 na sandpaper. Diba sa mga singit-singit niya? Kaso magiging problema na ito mga utol talaga. Medyo marumi na yung kamay. And hindi naman na ako nag-gloves kasi napupunit lang din agad. And make it sure mga utol na pati yung mga singit-singit niya, yung mga ganito-ganito niya, magampian ng sandpaper, no, kasi pag hindi, hindi pantay ang pagiging ano niya, makintab niya. A few moments later. So ayan mga utol, no, makakansin nyo, kumintab na siya, ayan. Naliha ko na rin pala siya, 1,500, then next naman natin yung 2,000. Sa ngayon kasi mga utol, no, hindi pa natin ma-appreciate yung ano, yung kintab niya. Pero pagka na metal polish na natin to, mga utol, wala pang metal polish to, ah. Yan. Diba, medyo okay naman na siya. Medyo makintab na. So, lilihain ko na siya ng 2,000. Then pagkatapos nitong harapan na to, yung likuran naman na frame yung lilihain natin. So ayan mga tol, tapos na natin lihain itong harapan na part ng frame ng doppelganger, no? Pansin nyo talagang medyo makintab na siya, no? Pero hindi ba ganun kapuro yung isa pang balik, then okay na siya. Pero sa ngayon mga utol, no, ayusin ko muna yung likod na part ng frame na to, sa babalikan ko na lang itong harapan na to dahil medyo okay naman na siya, medyo konting ayos na lang. Medyo makintab na siya. Kasi yung mga singit-singit niya mga utol, mayroon pang dilaw-dilaw, pero mawawala rin naman. So, ito na mga utol, no. Ito na yung likod na part ng frame ng doppelganger, no. I-start ko na siyang lilihain ngayon. Then, baka hindi ko matatapos ito ngayon kasi may lakad kami ng anak ko dahil birthday nga niya ngayon. Pagpapatuloy ko siya bukas or after namin siguro magpunta doon, pero di pa rin sure, no. The next day. Ayan mga tol, day 2 po tayo ng pagpapakintab na itong frame natin na doppelganger. No? So kahapon, na-start ko na rin itong likod na part niya. Pero hindi ko siya natapos kasi nga umalis kami dahil na birthday nung anak ko. Ayan. So pasensya na kayo sa mga tumatawal-tawal yan kasi marami kami aso rito. So mga tol, ito na yung wrap na frame ng ano ko, ayan, doppelganger ko. Ayan na masyado. So tara mga tol, lihain na ulit natin. So ayun nga mga tol, di ganun kadali mag-pintab ng frame na ito. Kailangan talagang matyaga ka. Dapat may time ka talaga na gawin itong ganitong bagay na ito. So ayun mga tol, step na ulit tayo. Bali, gagamit na ako ngayon ng 1,500 mga tol. No? Gagamit ako naman 1,500 na liha. Ito yun, yan. Para magpakintab na siya at medyo maging puro na siya at makinis.
para pag naglagay na tayo ng metal polish, kikintab na agad siya mga utol. So mga utol, dating gawin pa rin, kailangan natin ng WD-40. Hindi yan ang gagawin natin mga utol, kaya kailangan talaga ng mahabang pasensya. Nali ako na siya na 1,500 ano. Ayan, medyo makintab-kintab na siya ng konti. Tapos i-finish ko na siya ng 2,000. Then after ng 2,000, i-stay ko muna siya ng ganyan. Pero bubuin ko na siya mga utol. Gaganunin ko na siya. Para pag napping ko na siya, kailangan kasi pantay yung pagkaka-finish niya. Hindi pwedeng ito makintab, kasi yung likuran hindi makintab. Ito ang update ngayon dito sa double ganger ko. Finishing na tayo. Gagamitin ko na yung 2,000 na liha. 2,000 na. Yan. Medyo pino yan mga utol, pino. So ayun lang utol, tignan nyo kung paano ko siya lilihain ng 2,000. Same lang din ang siya ng proseso. So ayan mga tol, tapos na natin nalihain din ng 2,000 no. Ayan. Kung makikita nyo mga tol, medyo makinis na rin talaga sya. Diba? And ito naman yung harapan na part. Harapan na part, diba? Sobrang kinis na din. Ayan. So bali ang mangyayari mga tol, no? Bubuin ko sya. Pero hindi ko muna sya i-metal polish yun. Kailangan kasi mas magandang i-metal polish to mga tol. Para sa akin ha. Mas maganda siyang i-metal polish pagka may nakasuksok na, kasi ganun din eh. Pagka may metal polish ko siya ngayon, then pag nilagay ko na yung parts, mag-agrasahan yung ibang mag-aaron siya ng mark no, ng mga ka-fingerprints natin. Yan. So mas maganda, mabuo ko muna siya ng bagya, then saka natin siya i-metal polish. Ano. So ayan lang ang ganap ngayong araw na to mga utol. So 2 days ko siyang tinira, 2 days ko siyang ginawa, kasi nga dahil sobrang tagal nitong gawin ano, pero hindi nyo pa siya kasi ma-appreciate hanggang ngayon dahil nga hindi pa siya ganun kakintab mga utol, no? Kasi hindi ko pa nga siya na metal polish. So mga utol, hanggang dito na lang no. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe kay Miko Bisikleta, please subscribe Miko Bisikleta and click nyo na rin po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga next vlog ko no. So hanggang sa muli mga utol, peace out.